Hello guys, welcome to Becoming Canadian. Ngayon meron tayong special guest para mag-share sa inyo ng journey niya dito sa Canada. Kasi sa mga gantong success story, dito tayo nai-inspire para lalo na tayong magpursige na makarating dito sa Canada. Yung iba nawawala na ng pag-asa dahil akala nila hindi magiging possible. At sana kapulutan nyo to ng strategy or ng inspirasyon para ipagpatuloy nyo yung dream nyo na makarating dito sa Canada. Guys, without further introduction, pinapakilala ko sa inyo si Oliver. Hello, Oliver! Hello, ma'am. Good afternoon. Kumusta dyan? Okay lang, ma'am. Malamig? Malamig na siya dyan? Sobra, ma'am. Sobrang lamig. Natutuwa ako at pinaunlakan mo yung invitation ko na mag-guest dito sa Becoming Canadian. Ano ba yung dati mong trabaho bago ka nag-apply pa Canada? Ang dati po ko sa Saudi Arabia po ako. Magigit 8 years ako doon sa Saudi Arabia. Sa isang restaurant din sa Saudi Arabia. Okay. So ano ang trabaho mo doon? Sa kitchen din ako, ma'am. Cook din ako, ma'am. Oo, so, tapos ano ang in-applyan mo dito sa Canada? Ang inaplayan ko sa dito sa Canada, ma'am, is cook din siya, ma'am. Pero yung nilagay ng employer ko is food service supervisor. Gano'n naman katagal itinagal ang process ng pag-a-apply mo? Mahigit sa 7 months po, ma'am. Kaso kasi nadili ako ng 2 months din sa police clearance ko sa Saudi Arabia. Oo. Tapos sa 7 months, gano'n. Kailan ka nagsimulang mag-submit ng resume? Last year po, ma'am, November. Nakita ko lang, na-inspire lang po sa iba na nagsasubmit-submit ng resume sa job bank. Sa akin lang, mama, hindi ako na umaasa na may mag-reply o, o meron. Ang sa akin, send lang ng CV. After mga 1 week siguro, nag-reply agad akin sa job bank yung ayan, employer ko. Ayun guys, si Oliver nag-apply siya sa job bank lang. So direct hire itong in-apply niya. Bakery sa Edmonton. Canada. So, ilan naman ang mga nasubmit mong resume? Siguro, ma'am, kung bilangin, ma'am, makabot mga sobra 500 siguro, ma'am. Hanggang sa matanggap ka? Oo, ma'am, hanggang matanggap ako, mga ganun. Kasi sa isang araw, nagmamaximum ako ng 20 CVs or 30. Oh, everyday yon, without fail. Oh, sinasubmitan ko talaga yan, ma'am. Kahit nasa work ako, naka-break, kung walang ginagawa. Ang ginagawa ko, nagsesend ng CV. Parang namimingwit lang ako sa job bank. Anong oras ka nagsasubmit ng resume? Dahil ibang ang time mo sa Saudi, ibang time sa Canada. Dapat talaga kung mag-submit kayo ng office hours sa Canadian. Dito sa Canada, office hours like sa 8 a.m. or 9 a.m. Kasi lahat ng mga employer yan, nagbubukas talaga yan sila. Tsaka chansa mo yung umaga dito para pag open ng employer, makita na sabungan agad yung CV mo para ikaw muna makita niya. Tama. Tama nga. After a week, nireplyan niya ako agad. Nagsasabi siya sa akin na how are you? Nang gano'n lang siya sa akin. Tapos sabi niya, pwede ba kitang makausap? Mga ganun-ganun. Oo. Tapos sabi niya, nasaan ka ba ngayon? Sabi ko, andito ko sa Saudi Arabia. Sabi niya, marunong ka talaga mag-Arabic. Ko na mag-chat, sabi niya. So, tapos nag-usap kami through ko lang, cellphone lang. Kasi yung na-applyan mo ay isang Lebanese bakery restaurant. Yeah, Lebanese restaurant. Kaya isa yun yung sa naging edge ni Oliver dahil at least yung employer niya, Lebanese. Yeah. Tapos may alam na siya ng konting Arabic. Opo yun. Kaya nang nag-advantage sa akin po, ma'am, kasi lahat po ng staff nila marunong Arabic talaga. Arabic, lahat nila Arabic. Oo. I am sure ma-fluent ka ng konti sa Arabic. Oo. Nakaintindi na ako. Lalo na kung tungkol sa mga sa restaurant, di ba? Ano mabibigay mong tip sa mga nanonood na sa atin? Sa mga nag-a-apply? So yung iba dyan na nawala ng pag-asa, huwag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Continue pa rin kayo sa pagsisend ng resume. At saka sabayan nyo na lang ng dasal. Yun ang talaga importante. Sabayan nyo na lang ng dasal talaga na pilitin nyo na makapunta rito sa Canada.
Ano ba ang ginamit mong resume? Kasi yung iba, sabi nila, ano, daan-daan na yung nasubmit nilang resume pero walang nagre-reply. Ang ginamit ko is Canadian format talaga. Naka-Canadian format talaga na may cover letter talaga. Ano yun? Ikaw lang ang gumawa o nagpagawa ka? Ako lang, ma'am. Sarili ko lang yan. Ginawa ko talaga. Nag-search ako sa Google na ano yung Canadian format. Mm-mm. Saka yung may cover letter talaga. Kasi yung dapat yung Canadian format, naka-PDF ko rin siya. Naka-PDF format siya. Oh, naka-PDF. Mostly kasi sa employer, hindi sila nagbabasa ng CV. Doon lang sila nagbabasa sa yung sa CV lang, cover letter lang sa tumitingin po. Tama. Yan nga yung sinasabi ko na pag nakita na nila, dapat i-highlight mo na, ibenta mo na yung sarili mo doon sa cover letter pa lang. Kasi sa according to the survey nga, 7 seconds lang nagbabasa, nagbabrowse ang employer ng CV o kung cover letter, nandun na siguro lahat yung pinakamaganda mong skills sa cover letter mo, na-attract na kagad siya doon. Tapos, mula nung November, 1 week lang, na-email ka na niya, nag-hello siya sa'yo, tapos nagsimula na ang process. Hindi pa, ma'am. Kasi sabi niya sa akin, i-advertise ko muna to through job bank. Let's say, 3 months, sabi niya, 3 months, maghintay ka ng ganito. So, ibig sabihin, wala pa siyang available LMIA, kaya kailangan niyang i-advertise. Oo. Oh. Wala pa rin, ma'am. Taka, naisip ko, parang wala na siguro yun. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, ma'am. Continue pa rin ako. Tapos, ang ginawa ko, ma'am, makulit ako, ma'am. Yung email niya, kinuha ko yung number, tapos isave ko sa may WhatsApp, eh. Mm-hmm. Tsaka, doon ko pinapaluwa-paluwa, ay, sir, ganun-ganun. Sabi niya, uy, Oliver, sabi niya, hintay ka lang kasi ina-apply pa kita sa government. Pero alam ko na LMIA yun, pero hindi ako nagtanong sa kanya kung ano yun. Mm-hmm. Tsaka yung after 2 months siguro yun, nag-reply na sa akin na ito, nakuha na kita, bigay mo sa akin yung mga passport mo, yung CVs mo. Paano mo nalaman na legit na process, may agency ba siyang binigay sa'yo? Wala ma'am. Kasi alam ko ma'am, pag sa interview, sa doon pa lang una, kasi alam ko yung style ng mga legit na employer, kasi wala silang hinihingi kahit ano. Kasi yung iba, na-interview ka lang, ganito na ganyan, mag-deposit ka sa ganito bago ka ma-start yung process. Yun ang hiniiwasan ko. Okay. Kasi wala pa kasi siyang hinihingi kahit konti. Yung naniwala na talaga ako yung lumabas yung ilimahe ko. Doon, sabi ko, legit na ito. Tapos wala siyang hinihingi kahit ano. Binigyan lang niya ako ng consultant, yun po ang nag-continue ng process ko. Sabi niya na lahat ng kailangan mo, itanong mo sa kanya, ganyan-ganyan, siya nang bahala sa mga documents mo. Nagbayad ka ba sa immigration consultant na ni-refer niya? Wala, ma'am. Kahit 5 tuling, ma'am, wala. So guys, ganun talaga ang process ng legit na employer. I-refer ka sa immigration consultant nila, at sila dapat ang magbabayad doon sa immigration consultant. Meron naman na ibang immigration consultant na binayaran na sila ng employer, magpapabayad pa rin sila sa worker. Kaya naswertihan talaga ni Oliver yung employer na to. E tapos, anong pinakamahirap na saang part ng pag-a-apply sa Canada ka nahirapan? Yung una-una ma'am, yung kuhan ka, may stress ka talaga yung sa paghihintay mo. Yes. Andun pa rin yung kaba na totoo kaya ito o hindi. Tama ba yung ginagawa ko na mag-apply ko sa Canada? Mm-mm. Kung baka sa huli-huli sabihin na, baka sorry ah, di kita makuha sa ganun. Mm-mm. Yun talaga na naiisip ko. Yung tawag dito, bakit nag-resort ka sa mga vlog? Kasi guys, nakilala ko si Oliver sa YouTube channel ko. So, nanonood ka ng mga vlogs? Oh, ma'am. Una-una talaga yung sa'yo, ma'am. Kaya, sabi ko si ma'am, tumura ko si ma'am magtanong kayo, ma'am, ano mga process na ganito para yung naisip ko na baka hindi totoo, baka ma-okay na sa tulong mo, ma'am, na mga advice mo na ganito ang gawin. Mm-hmm. Sa lahat, ma'am, halos sa lahat ng process ko, pinapanood ko palagi yung advice mo, ganyan, yung gagawin. Mm-hmm. Malaking tulong talaga, ma'am, yung vlog mo, ma'am. Salamat naman at nakatulong sa iyo yung vlog ko. Sobra-sobra, ma'am, pinapanood ko palagi. Especially yung sabi ka na naman, ma'am, na
ang biometric, huwag ka munang umaasa na, pumasa ka na sa pag-apply. Kasi sabi mo, part of process lang yung biometric. Parang nawala naman ako ng pag-asa doon. Research naman din ako. Kasi part ng process na pala yung biometric. Oo. Oh. Okay na yun lang. Hindi pa okay. Kasi part lang yun ng process ng Canada Immigration. Hindi ka ba nagsisi na walang regrets, na iniwan mo yung trabaho mo, na matagal ka na doon? Wala. Kasi doon na, pag nakuhan ko na okay na lahat, na may visa ako sa tamang process, hindi na ako natakot, nag-resign ako sa trabaho ko. Kahit na nagbayad ako doon ng 2 buwan sa company ko. Kasi yun ang policy mo na mag-aalis ka talaga, bayaran mo talaga siya ng good for 2 months salary. Kaya tiniis ko na lang talaga na... Ganun yun kapag nag-break ka ng contract o kapag... Opo, ma'am. Ibig mo sabihin, di pa tapos ang contract mo? Opo, ma'am. Kahit 3 months na lang ako matapos na yung contract ko sa Saudi, ganun pa rin ang patakaran nila. Magbayad ka pa rin ng 2 months basic salary. Okay. So, nag-start ka ng November, mag-apply. Tapos, ilang buwan bago mo nalaman na okay na? Na nandiyan yung LMIA, lahat-lahat. Nung hiningi niya sa akin yung passport ko, February 18. Tapos, para application na pala yung sa LMIA. Tapos, lumabas yung LMIA ko April 8. Oh, okay. April 8 siya lumabas. Tapos, naka-indicate na yung pangalan ko doon. Tapos, may positive ko na ako, LMIA. Mm-hmm. Tapos, yung pangalan ng pangalan ko doon. So, habang naghahantay ka, nag-a-apply-apply ka pa rin ba? Oo, sa iba? Hindi pa rin maiwasan yun. Dapat apply-apply pa rin. Tama. Ganun nga, guys. Pag naghahantay kayo, kailangan mag-apply-apply pa rin kayo. Alam, malay nyo, may dumating sa inyong mas magandang opportunity. Hmm. Kaya continue pa rin ako ng apply-apply hanggang sa nag-stop lang ako, ma'am, yung after ng biometric. Mm-hmm. Pagkatapos ng biometric doon na ako na, yun ang ko sabi ko, totoo na talaga to. Hindi na ako mag-isip ng negative talaga pag sa akin. Kasi yung process, naka-fingerprint na ako sa Canadian Embassy mismo. Sabi ko, walang, hindi legit tinatanggap dyan sa loob. Oo, tsaka kasi na-requestan ka na ng biometrics, although exempted ka sa medical, di ba? Oo, ma'am. Tsaka ang ganda doon, ma'am, wala akong binayaran sa biometric. Nakatanggap ako ng biometric instruction letters. Nakalagay, naka-indicate talaga doon na itong papers na to, bayad na to, wala ka nang babayaran. Oo, yun lang ang dadalin mo as a sign ng resibo mo, yung biometric instruction letter. Tapos, paano yun nung binalita mo sa family mo? Ay, teka, magbatiin mo muna yung mga gusto mong batiin. Binabati ko lang yung asawa ko, tsaka yung anak ko, si Ranisa, ma'am, si Nisa, at tsaka si Baby Aliyah ko, ma'am. Hi, Baby. Di pa tayo magkita, Baby. So, I guess, masaya sila nung na-approve ka. Sobra. Mm-mm. Tapos, anong masasuggest mo ngayon doon sa mga iba pang nag-a-apply? Nakakatulong ba talaga yung mga vlog? Oo, ma'am. Sobrang, ma'am. Nakakatulong talaga, ma'am. Kung di mo alam talaga yung process, sabi ko sa kanya, marami nagtatanong sa akin, paano naka-apply? Sabi ko, manood kayo ng mga vlog. Kaya, nirecommend kita, ma'am, yung vlog ko ito. Panoorin kong Becoming Canadian. Marami kayong magpulot na aral dito. Kasi sila iba, hindi sila nanonood. Sabi ko, panoorin. Malaman ko talaga, ma'am, na hindi sila nanonood ng vlog. Kasi magtanong ng tanong, sabi ko, manood kayo sa YouTube. Mm-hmm. Andun lahat ng process. Isa-isahin nyo doon, malalaman nyo kung anong process. Sabi ko, mm-hmm, i-message si Ma'am Beth. Kasi yan siya, nagre-response talaga siya. Tutulungan talaga kayo niya. Oo, nagre-respond talaga ako. Kasi I believe na kapag nag-comment sa'yo ang isang follower mo, subscriber mo, need mo rin silang bigyan ng time na mag-reply ka. Kasi nagkaroon sila ng time para i-message ka, di ba? Oo, ma'am. Oo. Tsaka nag-expect sila na may makukuha sila out of you sa vlog mo. Ganun lang yung lagi ko iniisip. Marami pa talagang dinaniwala, ma'am. Sa Canada, libre. Kailan baging libre yung Canada? Sabi po, sige lang, patunayan ko sa inyo. Ganyan kayo kasi hindi kayo nanonood ng vlog. Kung nanonood kayo ng vlog, ito, malaman nyo na ako, wala akong binayaran. Saan posible na yun? Kasi Canada yan. Hinihingi yan, aabot ng 500,000 ganyan na pera. Sabi ko, sa job bank,
Canadian website yan, libre lahat yan, sagot na employer niya. Kaya ngayon, nakadito na ako. Maraming na-inspire sa akin. Ha? Nakarating ako dito kung paano ko daw nakuha, na wala akong binayaran. Oo, so, kasi yung iba kasi nagre-resort sila sa mga immigration consultant na naniningil talaga ng thousands of dollars. Oo, kasi yung consultant, eh, profession nila yun, eh, may kwan talaga yun. Sila, bayaran mo talaga yung kwan nila. Tapos, yung iyong flight naman papunta dyan, smooth naman. Oo, opo, sa Royal Dutch Airline. Provided lahat, wala kang binayaran, pati ticket. Wala. Employer lahat ang nasagot sa pamasahin sa flight. Ah, ang ganda. Eh, ano maa-advise mo doon sa mga nag-a-apply na sinasabing, eh, araw-gabi, nag-a-apply kami sa job bank, walang sumasagot eh. Sa dami ng aplikante, ma'am, bihira lang, swertihan lang talaga. Ang may payo ko lang sa kanila, try lang talaga. Huwag talaga mawala ng pag-asa. Kaya nang ginawa ko, sa isang araw, kahit makakita ko ng mga email na automatic reply, masayang-masaya na ako doon, ma'am. Kahit makita ko na hindi para sa akin. Basta sa akin lang, makasend na ako ng CV, may mag-reply o wala. Continue pa rin, huwag mawala ng pag-asa lang talaga. Oh, so yung mga in-applyan mo, yun ba yung may intended applicants para lang sa mga outside Canada? Na wala, ma'am. Wala. Oh, lahat. Lahat ng magustuhan mo, in-applyan mo. Oh, ma'am. Lahat. Ni-search ko sa job bank, yung doon. Cook, tapos lumalabas lahat ng position doon, lahat na related sa experience ko, sinasubmitan ko talaga. Hindi ako pinipili, ma'am, hindi ko na-escape. Isa-isahin ko talaga yan. Eh, yung San Pita Bakery, ano ba siya? Intended for inside Canada lang? Yes, ma'am. Intended out inside Canada lang siya. Walang nakalagay na outside Canada i-accept niya. Inside Canada. Saka nagustuhan lang talaga ako ng employer, kasabi niya, nagustuhan ko lang yung plan mo kasi matagal ka na sa Saudi, ganyan. O, ayun guys, isa pang tip. Kahit nakalagay ay pang Canadians and permanent residents lang, apply pa rin, submit ng application hanggang may makapansin. Talagang patience lang at tiyaga sa pag-a-apply. Opo, ma'am. Yun. So, ilang klase ang resume mo? O isang position lang ba lahat ang ina-applyan mo? Marami, ma'am. Nagagawa-gawa ako. May farmers, sa cleaner. O, so may resume ka ng farmer, may resume cleaner. Ka ng cleaner. Yun ang ina-applyan ko. Kaso walang sumasagot din. Pero continue pa rin ako kasi dalawa yung klase ng resume ini-prepare ko sa cellphone ko. May nakasave ako ng farmer, may nakasave na cleaner. Saka sa cook. Pero yung sa kwan talaga, nanonood na naman ako ng mga vlog mo, ma'am, sabi na yung position mo dapat kasi hinihingi talaga yun ng consultant kung ano na sa COA mo, baka magka-problema pa ako. Oo. Kaya doon, focus na talaga ko sa position ko related sa experience ko. Tama. Tama yan. Kasi dapat pag nag-a-apply talaga kayo, yung resume nyo, itine-tailor nyo doon sa ina-applyan yung job position. So, hindi pwedeng meron ka lang isang resume para sa lahat ng trabaho na gusto mong applyan. Sa lahat ng gustong pumunta ng Canada, ang masuggest ko lang sa inyo kung wala kayong idea, i-recommend ko sa inyo itong Becoming Canadian. Thank you! Aral dito. Dito ako nag-focus talaga. Lahat, step by step. Panoorin nyo lahat ng vlog ni ma'am. I-open mo yung page niya, yung gym. At saka yung Becoming Canadian, dito ako nag-focus talaga. Applyan kaya gani, ma'am. Paniwala kasi hindi. Makasunod din kaya gaya sa akin. Tiwala lang talaga, sabay panalangin lang talaga. Oo, tama nga yan. Yung employer ko talaga, mga nag-iingi din siya ng mga staff. Kaya may isang kaibigan ako na-refer. Papunta na rin siya rito, ma'am. Nagbabiometric na siya bukas. Nag-iingi kasi siya ng staff. Kaya binigyan ko siya. Ilan ba mga kailangan niya? Kumukuha siya, ma'am. Kahit ano yan? Sa Saudi lang yan? Sa Saudi? Ma'am, kumukuha. Kinausap niya ako yung una. Sabi niya, Oliver, bigyan, may recommend ka pa ba sa akin? Sabi ko, oh, meron siya. Binigyan ko siya ng kwan ko, isang kaibigan ko. Yun, process na siya ngayon. Okay. Bigyan na siya. Oh, good. Good. That's good. Ayun, guys. Sana may natutunan kayo sa nabigay ni Oliver ng mga tips sa inyo, mga strategy niya.
kung paano niya nakamit yung dream niya na makapunta dito sa Canada. Thank you again sa pagpapaunlak, ha. Salamat, ma'am. Sa interview na to, malaking tulong to. Ito, si Oliver ay direct hire sa job bank. Wala siyang ginastos. Kahit na sabi nga niya ni Pisong Duling, wala siyang ginastos. At kadarating lang niya nung November 17. At yun na nga, may picture na kagad siya. Nasa snow na si Oliver. Lamig-lamig dun eh, kabaligtaran nung sa Saudi. Okay, Oliver, thanks again. Okay, okay. Thank you so much. Sige. Basta i-message mo lang ako, ha? Okay, thanks. Thank you, ma'am. Bye. Sige, ma'am.